Hi, my name is Jalai and Happy New Year! Siyempre, bagong taon na, marami pa rin tayong pending edits. Anyway, samahan niyo ako today na lokohin yung sarili ko. Ito yung mga New Year's resolution ko na alam ko naman di matutupad pero itatry pa rin natin. Exercise more, clean room on a regular basis, go out more to meet people and friends, drive more, and upload more videos. Pakita ko rin sa inyo mga ginawa namin ngayong holiday season dito sa Pinas. But in the middle of our game, may sobrang stressful na nangyari. So with friends, nagkaroon kami ng get-together / Christmas dinner sa Oro Plato. Ang theme namin, romantic goth, dahil extra kami sa mga ganitong bagay. May pa-PowerPoint presentation / theme deck pa kami. This is by Beth. Nakalagay ang info ng venue, time, guest, outfit, and makeup look. What's new sa amin? Laging prepared sa galaan. Sadly, di nakasama si Riz sa amin dahil nagkasakit siya that time. Nag-exchange gifts kami. We shared a few words kung ano yung first impression namin sa aming nabunot. At alam ko na mabayin siyang tao. Si Rey. Pilinyera ng taon. Yay! Ang cute ng papi! Thank you! And of course, we ate. I had the pumpkin soup and chicken breast in truffle cream sauce. Then sa dessert, highly recommended yung Rocher Latter. Para siyang malaking ball ng Ferrero na may creamy mousse filling. Ang ganda ng overall ambience ng place. It's great for events kung gusto nyong mag-dress up for dinner. May nag-propose pa nga that night. But you can also be in casual if you prefer. Meron din silang coffee shop sa labas. Maganda din yung ambience. Christmas Eve, sinelebrate namin sa bahay ni Lola Lina kung saan nag-attempt akong gumawa ng sangria for the first time. Kumain din kami ng lechon belly, ay ibang footage pala. Kumain din kami ng lechon belly, nag-picture, and nag-open ng Christmas presents noong 12 midnight. Pwede yung belly yan eh, lechon belly. Kamukha nung dala niya, ano? Tatalian. Kilo muna, mga kilo. Para mahalito. Well fed yan, well fed. Free range. Free range, totoo. Lalabas ito. Medyo rare. Royal canine. Medyo rare. Noong umaga din pala, namigay ng papasko si Lola sa mga bata sa neighborhood. Siyempre, hindi papahuli. At pumila din ang paboritong bata ni Lola Lina. Ilan sa iyo? 10K! Asa na? Ilan sa iyo? Wala lagi sa amin. Wow! Alam si Yori sa nangyayari. Ibang day ko na nabigay yung gift ko kay Yori kasi sobrang antok na siya. Naglagay ako ng treat sa loob ng wrapping para mas eager siyang magbukas. Ayun, may nakain na siya. Yori, congratulations sa itong pagkama. Wala siyang pake. Niregaluhan ko siya ng bagong kama kasi mahilig siyang matulog kung saan-saan. And safe to say na mukhang enjoy naman siya sa bago niyang bed. We visited St. Jude Parish on Christmas Day. Then we had dinner at Crosswinds Tanay sa Sampaloc.
cousins naman and tito from Pasig, kumain kami sa Ogetsuhime. Buffet siya and pet-friendly. Though sa alfresco lang kami kumain, malamig pa rin naman kasi sa loob naman siya ng Mega Mall. Okay yung mga meats nila, sobrang lambot. Nagustuhan namin at nagustuhan din syempre ng mga dogs. Nagustuhan ko tong shiitake mushroom wrapped in beef. Dito, nag-exchange gifts din kami. Ooh, talagang eto bungad sa akin, oh. XL. Sana crush. Feeling ko naman. Ala, ang cute ng color. Ay, naman. Ay, naman to nagubusog. Grabe, oh. The following day, nag-decorate kami ng gingerbread house na in-order ni Ate Nikki via Grab. So, ayan na ang artwork na naman ni John. Wow! Wow! Ang ganda! Ate Nikki! Ang cute ko yan! Din naman na, oh. Tapos may mga poinsettia sa baba. Sige, prize! Ito ko uli yung entrance natin. At yung roof. Ay! Yung solar panel. Okay. So, ito na po ang ating roof. Pinaghirapan mga architects. Woo! Naglagay ako ng solar panel dito kasi eco-friendly din yung bahay. Yan. May an-an pa dito? Yung chimney. SpaceX. No, why? Starlink. Chimney da. Oo, Starlink to. Chimney dapat kasi mainit sa Pinas. So, Starlink to. Ayan, oh. Pugon. Then we had Christmas cocoa bumps. Bale, hinahalo lang siya sa hot milk. Mix mo, and it will turn into the best hot cocoa for your Christmas night. For New Year naman, umuwi ako sa Tanay. Very festive naman dito pag holiday season. May sidera kami na ala night market. Usually nagra-run ito hanggang fiesta season. Nasa park lang itong sidera namin kung saan kadalasan may events or performances. Sari-sari din ang mga paninda nila, from clothes to toys, pati na rin ang iba't ibang makakain. Sinelebrate namin ang New Year sa aming ancestral house. Siyempre, punong abala po akong gumawa ng mga palaro at mag-host. Salamat din kay Tita Rica sa mga idea ng pag-games niya na na-inspire sa mga TikTok videos na nakita niya at sa mga tito sa titas na 40 plus ang edad sa pag-sponsor ng mga premyo sa gabing ito. Okay, as of 8:30, nag-collect po ako ng mga prizes. At may nagbigay po ng mouthwash na prize. Ayan. Para sa mga games later, yan, mga tig-50, may 500, may 1,000. Galing po sa ating mga tito at tita. Siyempre, di mawawala ang inuman ng mga tito. Nagsimula kami sa trivia games. Sumunod ang banana eating race ng mga mag-asawa. At last, ang egg throwing game. Mm-hmm.
Then ito na nga, isa sa mga pinaka-stressful na pangyayari. An hour before 12 midnight, nakalabas ng bahay si Jimbo. Kaya naudlot po ang laro. I think nagulat siya dito sa paputok na to. Dito po siya huling namataan. Takot na takot ang mga aso ng gabing ito, syempre dahil sa mga malalakas na putukan. Thankfully, maraming tumulong maghanap kay Jimbo, kahit desperas ng New Year celebration. Grabe yung kaba namin sa pagsuyod ng bawat street ng barangay habang may mga nagpapaputok, diba? Luckily, natagpuan namin siya a few minutes bago mag-12. Sa mga tumulong sa amin, maraming maraming salamat po. Pati na rin sa pamilyang panandali ang kumupkup kay Jimbo. Hindi kumpleto ang New Year namin kung wala si Jimbo. Tuloy ang egg throwing game. At pag-strike ng 12, we celebrated the evening with hugs and so much love. And of course, our hearts and minds were with our loved ones who couldn't be with us that night. Don't forget to hit like and subscribe to my channel for more videos, please. Thanks for watching! Bye-bye.